guys. This time, hindi ako magbubura ng live. Hindi ako magbubura ng live. I swear to God, hindi ako magbubura ng live. Padamihin mo muna viewers. Yeah, sige, padamihin ko muna viewers. Gago ka, ha? Wala akong ginagawa sa'yo, nananahimik ako, ha? Papansin. So, sobrang bidar nung idol nyo, gumagawa ng shit para mapansin ko. So this time, sige, napansin na kita. Putang ina mo, napansin na kita. Sobrang napansin na kita. Papansin eh, papansin, pansinin. Good morning, my loves. Sige. Tangina mo nga, brutalan pala. Gusto mo, pahiyaan gusto mo, ha? It's your boy, Tulu boy. Parami natin viewers, sige. Sayang naman, idol nyo pa man din yun. Bibe? Hindi ako magbubura ng live. Mag-live ako kahit 5 minutes lang. Wag na muna kayo mag-shoutout. Pakinggan nyo muna yung sasabihin ko. Ganto. Sige, marami na tayong viewers eh. Marami na tayong viewers. Saan tayo? Alata naman siguro nakakaiyak ko lang. Kaliwa. Alam nyo bakit? Kasi yung idol nyo, si Skastak Lee, nando doon sa lugar kung nasan ako. And then, siguro matagal, nagsayo kami ng ate ko Alex. Nagsayo kami. Wala akong ginagawa. Hindi ako nagpapansin sa kanya. Never ako nagpapansin sa kanya. Kasi wala naman akong pakialam eh. Siya nga to nagmamakaawa sa akin eh. Kinukulit niya ako na gusto niya ako makita, gusto niya ako makausap. Like, yo, ba't kita kakausapin? Niloko mo ko. Hindi lang 40 times na niloko mo ko sa iba't ibang babae, pero niloko mo pa rin ako. Okay? Sobrang bait ko, kinimkim ko. Kasi hindi ako pumapatol sa mga taong pariwara na yung buhay. Pariwara na yung buhay niya eh. Bakit ko papatulan? Tingin nyo guys, bakit ko siya papatulan? Diba? Wala namang reason para patulan ko. Pinalaki ako ng magulang ko na marunong rumespeto sa kapwa-tao ko. Pero itong gagon to, nasa urban siya. Wala akong ginawa. Papansin siya na papansin. Wala akong ginawa. As in, wala akong ginawa. Kasi hindi ko na siya dapat pansinin. I'm good. Naka-move on na ako eh. As in, parang, ano ba bang shit mo? Bakit kailangan mo ko gantuhin? Ito na. Nasa labas ako, nag-iossi ako with his friend named Najela, friend nung ex-girlfriend niya na fina-follow ko sa IG, na finalo ko rin, finalo ba ko, tapos natuwa sa akin kasi nga alam nung tao na totoong tao ako, finalo ba ko, nakita ko na minention niya ako sa story niya. Pagka-mention sa akin doon sa story niya, syempre natuwa ako. Sabi ko, andito ka pala ate, saan ka? Nakita kami sa labas, nag-iossi kami sa labas. Ang daming lumalapit sa akin na sinasabing sumisigaw daw dun si Daryl na pok-pok ako. Eto na. Sino nakarinig? Ako. Ami. Hindi porket karamay ko to. Eto na yung pakikinggan ko. Lahat, ultimo bouncer at may-ari nung club. Iisa sinasabi. Sinisigaw ni Daryl Borja Ruiz, a.k.a. Skastak Lee, na pok-pok ako. Nasa labas ako. Lumapit yung best friend kong bakla. Sign up, halika dito, bilisan mo. Ayaw kong umalis kasi may kausap ako. Pero kinausap ako na maayos. Okay. Sabi ko, ano ba yun? Sumisigaw doon si Daryl na pokpok ka daw. Oh, pokpok ako? Kailan? Saan tayo? Dito, kaliwa. Pagkasigaw niya doon, lumapit ako. Paglapit ko, umakit ako. Nasa taas sila eh, nasa baba ako. Stay on the right ka lang tayo. Right lang, pala, left. Sumisigaw siya, nang pokpok ako. Okay, pokpok ako ha, sige. Paglapit ko sa kanya, sinong nagsasabi ditong pokpok ako? Sagot niya, no one. Ulul. No one. Tinuloy ko, sinumbat ko lahat sa kanya nang dapat ko isumbat. Hindi ako nagsalita kasi mabait akong tao. Hindi ako nagpapa-fame. Wala akong pakialam kung sinong gusto ako sa hindi ako gusto. Wala akong pakialam. Pero putang ina, gagaguhin mo ako na wala akong ginagawa sa'yo? Anong reason mo? Anong shit mo? Porket di kita pinapansin? Ha?
porque di kita pinapansin na ayaw na kitang balikan kasi marumi kang lalaki. Sabi niya, pokpok ako. Binali ko sa kanya ngayon. Sinong pokpok sa atin ngayon? Sino ba talaga yung pokpok sa atin ngayon? Babae ako. Karaniwang tinatawag na babae, pokpok. Pero siya, literal, pokpok na lalaki yon. Hindi ko buburahin tong live na to. I swear to God, hindi ko buburahin. Wala akong pakialam kung mag-viral o hindi. Wala akong pakialam kung malaman ng lahat o hindi. Wala akong pakialam. Basta mapagtanggol ko yung sarili ko. Gago eh. Gago yung idol nyo. Literal na gago. Wala akong ginagawa. Di ba sana kung may ginawa ako eh. Kung may ginawa ako, acceptable pa yun eh. Kaya lang hindi eh. Wala akong ginawa. Bakit kailangan mo ako ganunin? Di ba? Hindi ako so, hindi ako bad mood, guys. Hindi ako bad mood. Well, sobrang, all good. I'm good. I'm good. Literal lang, I'm good. Nag-e-enjoy ako. Nag-aayos ako sa sarili ko kahit na nandodon siya. Siya yung papansin na papansin. Wala akong ginagawa. Hindi mo nga siya pinapansin eh. Yun nga eh. Yun nga yung masama eh. Hindi ko siya pinapansin. Bakit kailangan mo mag-ganon? Para mapansin. Ano pa ba? Sa sobrang paymore ng idol nyo, naghiwalay kami nung ex-boyfriend ko dahil sa kanya. Dahil sa in-upload niyang video na alam niyang may boyfriend na ako pero hindi niya nilalabas yung mga puta niyang babae. I swear to God, ilalabas ko lahat ng hawak kong ngayon. Lahat ng hawak kong ngayon. Ultimo lahat ng conversation nila, ilalabas ko para malaman niyo kung sino talaga yung nagsasabi na totoo sa hindi. Wala akong pakialam kahit masira ultimo pangalan ko kasi wala akong ginawang masama. Wala akong ginawang masama. Binigay ko lahat sa kanya. Tangina, pokpok ako? Sino ba naging sugar mommy sa atin? Tangina, ultimo nga ilibre ako ng pagkain, di mo nagawa eh. Tangina mo, pagbabayad ng kondo mo sa akin mo inasa. Oh, lahat ng luho mo binigay ko para lang magstay ka, para di mo ako lokohin. Pero anong ginawa mo? Nakakala niya sa ginagawa niya, balikan ka niya. Ay, balikan mo siya. Ah. Hindi ko siya babalikan kasi ganun siya kagago. Ganun siya kagago. Gusto niya nga akong balikan. Tama yon, sinabi niya. Gusto ka lang niya balikan, idol. Totoo yon. Gusto niya akong balikan, kaya ginaganto niya ako. Na which is tama na. Paulit-ulit ko sinasabi sa kanya na huwag mo akong pipikunin. Huwag mo akong pipikunin. Kasi pag pinikun mo ako, mapapahiya ka talaga. Ayoko man damay ng tao, pero madadamay pati grupo mo sa ginagawa mo. Lubog ka na nga eh. Mandadamay ka pa ng tao. Diba? Ganon kagago yung idol nyo. Idol nyo yon, gusto nyo tularan? Ha? Alam ko hindi ako perfectong tao. Hindi ko pinipilit paniwalaan nyo ako. Hindi ko pinipilit na pakinggan nyo yung side ko. Pero gago yan. Literal na gago yan. Hindi ako magla-live ng ganito kung hindi niya ako sinagad. Nananahimik ako, sasabihan mo akong pokpok ako dahil di kita pinapansin? Putang ina mo, Skastakli! Putang ina mo, Daryl Borja Ruiz, wala akong pakialam kung kanino ka pa nanggaling. Marespeto ako sa magulang mo, pero wala akong pakialam. Hindi ka marunong rumespeto sa kapwa mo, tao. Kaliwa pa rin, te. Hindi ka marunong rumespeto sa kapwa mo, tao. Ang gusto ko ngayon mangyari, pabagsakin ka. Kasi binagsak mo ako. Sinira mo yung buhay ko. Nag-aaral ako. Tumigil ako sa pag-aaral para mabantayan ka, para hindi mo na ako lokohin. Anong ginawa mo? Ginawa mo pa rin. Wala kang ibang ginawa kundi saktan ako. Mapapisikal o kritikal. Putang ina, guys. Yung gagong yan, nananakit siyang pisikal. Tang ina, ilang pasa yung nakita ng magulang ko sa akin na ginawa niya. Ilang beses niya ako sinaktan. Nananakit ako, kritikal. I mean, seriously, nananakit ako. Seryoso yun. Sa sobrang gigil ko sa kanya. Pero sinong nananakit sa ating dalawa? Diba ikaw? Diba ikaw? Wala akong ibang ginawa kundi ang inaintindihin ka ng intindihin. Tapos gagantuhin mo ako na wala akong ginagawa. Bobo ka? Ha? Yan ba yung gusto mong tularan ng ibang bata? Kabataan? Ibang tao sa'yo? Maging gago ka? Ha? Addict ka kasi. Ganun siya. Kaya ganun yung utak niya kasi addict siya tapos idol niya siya? Yo! Huwag yung tularan. Yung mga ganun tao, patapon buhay nun. Hindi dapat tinutularan. Walang kaibigan yun. Hindi ko intention na makasakit ng ibang tao. Ultimo, yung pain na nararamdaman ko, inintindi ko yun para sa sarili ko. Inintindi ko yun, tiniis ko yun, kahit na ako na yung ginago na ginago pa ulit-ulit. Pero yung putang inang yan, sinagat ako. Paulit-ulit ko sinasabi sa kanya, wag mo ako sasagarat kasi wala akong ginawang masama sa'yo. Tinatanong ko siya kanina, paano ako naging pokpok? No one. Ano sagot? No one.
No one! Tangi na, mabobo ka ba? Anong no one pinagsasabi mo? Ikaw nga nagsisigaw na pokpok ako. Pokpok na ako sa okay? Sagot. By the way, balita ko lang ha. Ban siya sa Urban QC ngayon dahil sa ginawa niya. Elements ako ng Urban QC, narinig lahat ng tao kung paano niya pinaglandakan na pokpok ako na wala naman akong ginawa. Kung hindi, maging masaya. Masama bang maging masaya? Ha? Masama bang deadmahin yung shit niya? Masama ba yun? Kasi feeling ko hindi eh. Dined mo lang kita kasi sinaktan mo ko eh. Sinira mo na yung buhay ko eh. Stay right. Diba? Yeah. Diba? Tapos sisirain mo uli ako? Nananahimik na ako. By the way, kakachat niya lang sa akin kanina. Kagabi lang. Oy, gusto kita makita, gusto kita makausap. Sinisend ko siya na paulit-ulit. Kasi umaasa daw siya na magkakaayos kami. Umaasa daw siya na magiging okay kami. Tinatanong niya maigi sa akin kung mahal ko pa rin daw siya. Paano mo mamahalin yung ganung klase ng tao? Paano mo mamahalin yung ganung klase ng tao kung ganun siya kagago? 'Di ba? Wala akong pakialam. Nag-live ako ngayon, hindi video ginawa ko kasi alam ko mas maraming nanonood. Lahat ng taong nakarinig na pinahiya niya ako kanina, hindi totoo yun. Hindi ko kailangan maniwala kayo sa akin, hindi ko kailangan pilitin yung sarili ko na paniwalaan niyo ako. Kundi, makinig kayo kung ano talaga yung tama. Kasi, hindi porket ganun yung image niya, paniniwalaan niyo na siya. Hindi ganun yun. Ano yung image niya? Image niya ang ano, addict? Addict? Kung may pinagsisisihan ako sa buhay ko ngayon, yun yung pinatulan ko siya. Yun yung minahal ko siya, yun yung ginawa ko lahat para sa kanya, yun lang. Wala ko ibang pagsisisihan sa buhay ko ngayon. Nawala sa akin lahat, pamilya ko, tiwala ng pamilya ko, pag-aaral ko, pangalan ko na. Yung pangalan ko, yung image ko dati, ang inassign na tumutulong lang yan dati, kaya nakilala yan. Walang ibang ginawa yan kundi magbigay sa tao. Na hanggang ngayon ginagawa ko pero nawala yun. Natabunan. Naging pokpok ako, naging bitch ako, na naging pasikat ako. Hindi totoo yun. Nalaman naman nila yan eh. Kung makikilala nyo kung ano yung totoong ako, putang ina. Baka, lahat sila, putang ina, gustong-gusto nila saktan si Daryl kanina. Disgustingly, putang ina mo. Ang ina mo. Alam ko nakainom ako ngayon, inatake ako ng asthma. Lahat, nawalan ako ng malay. Dahil sa kanya yun. Putang ina niya. Ay, tang ina niya. Walang kwentang tao na hindi naman dapat tinutularan pero nagpapa-cool kid. Syempre, disgustingly ako eh. Oh, basura ugali. Alam ng lahat 'yan. Alam ng lahat kung gaano siya kagago. Ikaw, bago ka manghusga ng ibang tao, isipin mo muna kung malinis ka. Isipin mo muna kung lalaki ka pa man din. Malinis ka ba? Ha? Wala akong pakialam. Malinis ka ba? Tingin ko kasi hindi eh. Diba? Kasi kung talagang malinis ka, uunahin mo yun sa kalooban mo eh. Kaya lang hindi eh. Hindi mo ginawa. Wala kang ibang ginawa kundi man-judge ng tao. Wala kang ibang ginawa kundi man-down ng ibang tao. Wala kang ginawa kundi manggago ng tao. Wala kang ginawa kundi manloko ng babae. At wala kang ginawa kundi hindi rumespeto sa kapwa mo. Ganun ka kayabang. Ganun ka kataas. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo akong pipikunin, pero ginawa mo lang paulit-ulit. Diba? Give up ko lahat para sa kanya, guys. Give up ko lahat para sa kanya. Pero ako ba, nanahimik? Nagsalita ba ako, diba? Hindi. Nanahimik ako. Tiniis ko lahat. Sa lahat ng brutalan, yan ang putang inang pinaka-brutal. Literal na brutal. Aakit tayo dyan sa right. Ito, ate. Hindi ako nakipagbalikan sa kanya. Actually, ilang beses ko siyang tinanggap nung una kasi mahal na mahal ko siya eh. Diba? Pero tiniis ko. Nilunok ko yung pride ko, nilunok ko yung respeto ko sa sarili ko. Yun yung sinasabi ko na walang ako ng respeto sa sarili ko dahil sa kanya. Kasi nga, wala siya ibang ginawa kundi babuyin ako. Apakan yung pagkatao ko bilang babae na hindi naman tama. Tangina, may nanay ka. Mag-isang anak ka. Lalaki ka pa. Pero may nanay ka. Yung nanay mo, napakabait nun. Para ganunin mo. What if kung nanay mo yung nakakaranas ng ganun? Tingin mo, tama yun? Diba hindi? Diba? Left tayo. Wala akong ibang ginawa. Hindihin ka.
Masasabi ko lang sa'yo, good luck sa career mo. Ilalabas ko lahat ng baho mo, ilalabas ko kung anong meron ka, wala akong pakialam. Kahit hindi ako gustuin ng tao dahil idol ka nila, wala akong pakialam. Maglabas ka ng statement mo, wala akong pakialam. Patunayan mo munang pokpong ako. Patunayan mo munang maruming babae ako. Patunayan mo munang masama ugali ko. Kasi wala akong pinakita sa'yo yung masama yung ugali ko. Wala akong pinakita sa'yo na para ganunin mo ko. Ang ina, babae ako. Kahit nga hindi na lang babae, respeto na lang bilang tao. Diba? Respetuhin mo na lang ako bilang tao. Kaya lang hindi. Sa sobrang taas mo, feeling mo, kaya mo lahat. Na hindi naman tama. Hindi tama, bro. Makikipagbalikan ka na lang, dapat ang ginagawa mo, ayusin mo. Ayusin mo yung buhay mo, ipakita mo deserving kang balikan. Kaya lang hindi eh. Pinakita mo sa akin, brutal ka, talagang gago ka. Ganon ka ka-brutal. Hindi ka papansinin, magagalit ka. Yo. Hindi ka papansinin, magpapapansin ka. Respeto na lang, pre. Masyado kang desperado eh. Hindi lang sa akin, pati sa ibang babae. Ma-fuck mo lang, pipilitin mo. Diba? Diba? Ganon ka. Kahit sobrang dugyot ang babae, pagpapalit mo yung taong mahal ka. Pagpapalit mo yung taong minahal ka ng sobra, pagpapalit mo yung taong inaalagaan at may pakialam sa'yo. Para lang sa sarili mo. Sa sobrang fuckboy mo, kailangan mo na magpa-check up. Kailangan mo uminom ng gamot, pre. Yun lang masasabi ko. I have to go kasi wala na akong oras sa'yo. Ilalabas ko lahat ng baho mo. That's it! Bye. Love! Bye! What's up, YouTube? And I'm back again and again and again and again and again. Bakit?